ربي زدني علما وارزقني فهما. Oh, I love to read and learn for the pleasure. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام على من اتبع الهدى. So alhamdulillah, may pinag-uusapan na tayo ngayon. Ilalagay lang sa direction. Kasi kanina parang nangangapa pa tayo. Kahapon may storytelling pa naman kami. Meron akong 16 na reserve na mga kwento na kung wala tayong pag-uusapan, kaya kong sabihin lahat yung mga kwento na entry kahapon sa storytelling contest namin. Pero alhamdulillah, alam kong may nabubuo na sa ating mga isipan kung saan papunta itong pagpupulong na ito na pinag-uusapan natin. Bilang pauna, gusto ko sabihin sa lahat na ang Islam, ang pundasyon nito ay kaalaman. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Hal yastawil ladhina ya'alamuna wal ladhina la ya'alamun." Sana makarelate sa akin, pati yung non-Muslim, kasi binibigay ko itong mga paunang salita na to as profile. Para pag nag-explain kami mamaya ng mas malalim, may idea kayo. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pareho ba ika ang may alam sa walang alam? Of course, hindi. Magkaiba sila. Yung taong nalalaman, may alam, iba niya sinasabuhay yung religion kesa sa taong walang kaalaman at sinasabuhay din niya yung religion. Totally different. Example, panahon ngayon ng zakat, pagbibigay ng zakat, hindi zakatul fitr, tsaka zakatul mal. Yung Muslim na may kakayahan magbigay ng zakat, ito yung panahon na maganda kayo magbigay sapagkat Ramadan, doble ang reward. Merong isang tao na meron siyang mga puno ng datiles, dates, yung kinakain natin dito. Nang mamunga itong mga puno na ito, sako-sako. So ang ginawa niya, dahil sa sako-sako, ang dami niyang puno ng tamar, namigay siya sa mahirap, namigay siya sa kamag-anak, nag-donate siya sa Islamic Center, lahat, pati sa mga kalsada, namigay siya sa mga nag-iiftar, at nagpasalamat siya kay Allah dahil siya ay namigay ng tamar. Pero, condition ng zakat, yung charity sa Islam, may nagtatranslate din na ang zakat tax eh. Kasi yung charity, voluntary charity, contradiction yung dalawang word na voluntary tas charity. Hindi. May nagtatranslate na tax ito, pwede rin, Islamically. So, ang ginawa niya dun sa mga tamar, yung mga bunga na yun, yung mga prutas na yun, pinamigay niya, pero yung naipon niya na lahat na tamar na yun, umabot na sa tinatawag na nisab. Pag umabot na sa tinatawag na nisab, kailangan mo nang kuhaan yun ng zakat. Ng tax, ng zakat. Pero hindi niya alam yung zakat. Hindi man dinidiscuss kayo yung zakat eh. May alam ba kayong seminar ng zakat sa Metro Manila? Wala. 15 years na ako sa Dawa, wala akong nakitang nag-seminar ng zakat sa Metro Manila. So hindi niya alam. Pinamigay lang niya yon nang hindi niya nalalaman. Nung pinamigay ng mga prutas na yon, hindi niya alam, obligado sa kanya yung zakat, pero hindi niya sinagawa, hindi niya sinabuhay. Nagkamali siya Islamically dahil yung isa sa haligi ng Islam, hindi niya nagawa. Pero namigay siya. Nakukuha niyo ako? Hindi niya nagampanan yung obligasyon niya sa pamamagitan ng pamimigay lang niya ng kusang pamimigay sa mahihirap. Bakit? Hindi siya sumailalim sa sistema ng zakat. Hindi siya sumailalim sa sistema ng zakat. Dahil qualified siya magzakat, dapat doon nagsasakat siya at hindi siya namimigay ng gusto lang niya. Hindi ka mamimigay ng gusto mo lang. May sistema yun Diyos kung paano magzakat. Yun ang dapat mong ginawa. So nagkamali siya dahil sa wala ng kaalaman sa Islam. Isa pa, sinabi Sheikh Uthaymeen, "Ida qila lahum," sa Quran, "Ida qila lakum irji'u farji'u fahuwa azka lakum." Pag sinabihan kayong bumalik, bumalik kayo at yun ang dalisay sa inyo. Ang tinutukoy dito, pag bibisita ka sa kapatid mong Muslim, kumakatok ka. Salamu alaykum. Sa batas natin sa Islam, pag ayaw mo tumanggap ng bisita, pwede yan, karapatan mo yun eh. Halimbawa, katatapos mo lang kumain, duhur, pahinga ka, nagtrabaho ka ng buong umaga,
ayaw mo tumanggap ng bisita at hindi rin magandang bumisita sa oras na yon, pag may kumatok sa'yo, balik ka na lang. RGO, fahuwa azka lakum, at yun ang dalisay sa inyo. Sino nagsabi? Si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Eto ka ngayon, Muslim, hindi mo alam yon. Assalamualaikum, galing ka ng Baguio, may dala ka strawberry, peanut brittle. Brother, assalamualaikum, balik ka na lang. Ang sama-sama ng loob mo dahil hindi ka pinatuloy at meron kang pasalubong sa kanya, aalis ka doon ng masama loob mo. Bakit? Hindi mo alam yun nasa Quran eh. Hindi mo alam na sinabi ni Allah, pag pinabalik kayo, bumalik kayo, umalis kayo, fahuwa azka lakum, dahil dalisay sa inyo yon. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Pareho ba yung may alam sa taong walang nalalaman? Magkaiba. So ibig kong sabihin, sa ngayon, saan ba natin binabase yung Islam? Kanino? Sa panahon na ang majority ng mga Muslim ay hindi ganun kalalim ang pag-unawa sa Islam. So kung ang pagbabasihan ko ng mga Muslim, etong mga to, tingnan mo sila, ganito ginawa nila, ganyan ginawa nila, pumunta sila doon, ginawa nila to, nag-left sila, right, up, down. Sila ba yung damang pagbasihan ko ng Islam? Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Okay. Sa atin, sa propagation, sa Islamic propagation, nagdadawa ka, nakikipag-usap ka sa tao, sinishare mo yung ideology. May mag-o-oppose ba ng Islam? May mga scholar na nagsasabi, huwag niyong tawaging ideology ang Islam dahil hindi siya idea, hindi siya ideology. Ang ideology ng Christian ay Christianismo. Puro mga ismo to, di ba? Ismo. Judaismo, Marxismo, lahat ng ismo. Napansin niyo ba yung Islam, hindi ismo? Pero lagyan niyo yung ismo, okay pa rin. Islam mismo. Exacto pa rin, di ba? Pero hindi siya ismo, ayaw na mga scholar. Ba't malalaman niyo kung bakit? Hindi ka nagsasabi dito na ideology ito. Hindi. Kanino ba galing utak ang Islam? Sinong tao ba naggumawa o nag-isip ng Islam? Inisip ba Islam? Sinulat, gumamit ng board, tapos kinonsultation, eto na ang Islam, eto na ang ideology na. Hindi. Saan ba galing Islam? Mamaya. So kausap mo yung tao, nagdadawa ka. Sharing. Eto ay dating Kristiyano. Bible. Buksan mo yung Bible, Jesus Christ, hindi Diyos, bla bla bla. Lahat ng pwedeng makapag-convince sa kanya, gagawin mo. Para siya mag-Muslim. Tapos, Allahu Akbar, picture, post. Mashallah, brother, may siya na namang bagong Muslim. Maraming like. Okay. Ganun ang nangyayari ngayon. Pero, naka-encounter na kayo nang sinasabi niyang, sige pa, convince mo pa ako. Hindi pa ako convince eh. Explain ka ulit, isang oras. Hindi pa, convince mo pa ako. So sa dami ng sinasabi niyang convince mo pa ako, tinanong to siya, Sheikh, paano yung mga dinadawahan natin na convince mo pa ako? Ang sagot niya, hindi natin sila kailangan i-convince. Bago to, nung narinig ko, ha? Hindi pala sila kailangan, hindi nila kailangan convince. Ang kailangan nila, pag pinresenta mo yung Islam, eto yung Islam, sumuko ka, whether you like it or not. Sumuko ka. Naniniwala ka may Diyos? Meron tayong i-skip ng konti. Kasi may mga taong hindi naniniwala sa Diyos, hakbang muna tayo sa Kanya kasi ibang usapin yun eh. Nagpapaliwanag ako ng Islam sa mga taong naniniwala sa Diyos. Tabi natin to. Kung naniniwala ka sa Diyos, yung kausap mo, naniniwala ka sa Diyos, hindi kita pala kailangan convince. Sabi ng Sheikh, eto yung Islam, ang kailangan mo, sumuko. Kaya anong tawag sa tao nag-Muslim? Sumuko. Ang ibig sabihin ng Muslim, sumusuko. At hindi nagpapakonvince. Hindi pa ako convince. Ang totoo, pag nag-Muslim ka, hindi ka kumbinsido magsala. Pag nag-Muslim ka, ba kumbinsido ka magsala? Hindi. Pero bakit ka nagsasala? Bakit ka nagsasala? Sumusuko ka eh. Tama, mali.
Pagka pumasok ka sa Islam, yung first date, first week mo, first month mo, pag-aayunuhin ka ng 14 hours, convinced ka ba? Fasting ako, okay, convinced ako dito, napakaganda nitong fasting. Ano nga yung tungkol sa fasting? Ba't ba tayo pinag-fasting? Hindi ka convinced, pero kailangan mo sumuko. Bakit? Kasi naniniwala ka sa Diyos. Nung naniniwala ka sa Diyos, ito yun, ito yung Islam. Kailangan mo sumuko. Kaya sinasabi ko, ibang usapin yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, pagkatapos mo maniwala sa Diyos, marami ganito, tumigil eh. Okay, pinanganak ako ng pamilyang reliyoso, sarado, kwadrado, lahat. At naniniwala ako sa Diyos. Pagkatapos ng paniniwala sa Diyos, tumigil doon. Bakit ko sinabing tumigil? Hindi naman nila inalam anong gusto ng Diyos sa akin. Tumigil sila sa paniniwalang may Diyos. Anong gusto ng Diyos sa akin? Hindi nila alam. Ito sinasabi natin. Kung naniniwala ka sa Diyos, ito yung ginawa niya. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, hindi ko ikanilikha ang tao at jin. Hindi lang ikaw eh. May kasama pa tayo dito eh, na hindi natin nakikita sa mundo eh. Jin ang tawag sa kanila. Hindi kayo nilikha, kayong dalawa. Tao at jin. Para maglaro o sa ibang layunin. Nilikha lamang kayo para sumamba. Nag-press ako ng red button. Ano yung purpose mo sa mundo? Ba't kita kukonbinsin? Ikaw nandito ka at pinasusuko ka ng Diyos para sambahin mo siya. Ulitin ko, nilikha ka lang dito, kaya ka nasa mundo ngayon, kaya ka nariyan, kaya ka may buhok, may mata, may paa, kaya ka may magulang, may sasakyan, lahat ng meron sa'yo para sumamba. Yun ang purpose kaya ka nandito. Yun lang, kung i-compare natin ngayon to, ang sasabihin ng mga, let's say Krishna, o nasa Hinduism, hindi nyo pwede i-claim yan. Na nandito ka lang kayo para sumamba kasi nagtitinda nga kayo ng DVD sa Quiapo, kayong mga Muslim, mahilig sa sport, anong pagsamba meron doon? Samantalang merong paniniwala na reincarnation sa mga Hindu, yun talaga, nilikha lang para sa pagsamba. Bakit? Kasi ikaw, meron silang tinatawag na ama at ang gateway para makapunta ka sa ama ay ang pagiging tao. Pag tao ka, wala kang gagawin para sumamba, para makatawid ka na dito sa mundo at makapunta ka na sa Ama. Hindus belief. Pero pag hindi mo nagampanan yung pagsamba na karapat dapat na pagsamba, ang gagawin mo, iikot ka ulit sa mga hayop na ito. Dito papasok yung karma. Eh, salbahe ka sa ipis, niluto mo, pinag-aralan mo, tinanggal mo yung mga antena. Karma. Pagdating mo, naging ipis ka, gagawin sa'yo yun. Kaya huwag kang gumawa ng masama para hindi gawin sa'yo yung masama. Again, hindi to Islam. Gumagawa ka ng mabuti para kay Allah. At hindi ka gumagawa ng masama para kay Allah. Hindi dahil sa pwedeng mangyari sa'yo na naging ipis ka o naging... Pag naging salbahe ka sa palaka, naging salbahe ka sa elepante, sa pusa, sa aso, lahat yan, iikutan mo ulit lahat yan hanggang babalik ka sa pagiging tao. Pag naging tao ka na ulit, gawin... Pagkakataon na naman, gawin mo na yung pinakamahusay. At pagka nagawa mo yung pinakamahusay, makakaalis ka na sa mundo, pupunta ka sa sama. Eh, hindi mo na naman nagawa. Iikot ka na naman. Lahat. Pero this time, naging salbahe ka sa ibang nilikha sa puno, makakarma ka na naman. Paulit-ulit. So yun ang wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sabi nila, kami talaga yung nilikha para sumamba lang. Hindi katulad nyo, naglalaro lang kayo mga Muslim. Ang sabi naman ng Buddhist, hindi, kami yan. May templo kami. Templo. Para makakuha ka ng medalyon. Magiging monghe ka. Mag-spend ka doon 50 years, 60 years. Paglabas mo, may matitira kang konting panahon. Doon ka magtuturo. Yun talaga ang pagsamba. Kaya kami ginawa para sumamba doon sa templo. Kami yon, hindi kayo. Kayong mga Muslim, naglalaro lang kayo. Nagbabasketball, nagtitinda ng DVD. Pero ano kasi yung konsepto ng pagsamba sa Islam? Sa tingin ko dito maraming interesado. Ang konsepto ng pagsamba sa Islam ay ang gumawa ka ng mga gawain na nakakalugod ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya pinaigsi na ang pagsamba ay nandun ka sa mosque o sa masjid. Hindi yan ang konsepto ng pagsamba. Halimbawa, ako ay OFW, for example.
At ang trabaho ko ay mekaniko. Mekaniko. At habang nasa talyer ako sa workshop, ay nagkakalas ako ng gulong. Habang kinakalas ko yung gulong na yon, kung tama ang aking paniniwala, kung tama ang aking intensyon, habang kinakalas ko yung gulong, matanggal doon sa kotse, sinasamba ko si Allah. Subhanallah. Paano? Kasi sabi sa Quran, buhayin mo yung pamilya mo sa malinis at kalugod-lugod na paraan. So ginagawa ko to dahil pwede ko magtinda ng shabu sa amin eh. Mabilis, easy money. Pero hindi ko ginawa yun. Naghirap ako kumuha ng passport, hinintay ko yung visa ko sa paniniwala doon sa talata sa banal na Quran. Gusto kong maging mabuhay yung pamilya ko sa kalugod-lugod na paraan sa Diyos, kaya nagme-mekaniko ko ngayon dito kahit na sinisigawan ako ng mga Arabo. Dahil tama yung intensyon ko, bawat segundo, bawat minuto, bawat oras na lumipas sa buhay ko, sinasamba ko si Allah. So ito yung pagsamba sa Islam. Ito yung konsepto kung bakit ka nasa mundo. Kung bakit ka nasa mundo. Kaya, ganun na lang kung naramdaman yung gustong sabihin dito ni Brother Fahad kanina na gusto namin to iparating sa mga tao. Bakit? Kasi nanghihinayang kami. Sayang eh. Halimbawa, merong isang upuan. Pag itong upuan na to, nilikha para upuan at hindi naman na upuan, sayang at nasira lang siya. Tulad ng damit, bumili ka ng napakagandang damit. Mamahalin. Binili mo pa sa ibang bansa. Tinatabi mo pa yung resibo. Pag uwi mo sa bahay, pinampunas sa madumi, ginawang basahan, magagalit ka. Pambihira naman kayo, sayang naman to. Sayang, ginagamit natin na term na sayang. Sayang. Bumili ka ng relos. Yung mesa nyo, hindi pantay. Ang ginawa mo yung relos, ang pinangkalang mo doon para hindi umuuga. Pambihira ka! Sayang, pwede ng papel tansyan yan eh. Yung relos, para yan sa kamay, para makita ng oras. Nagluto ka ng isda. Nag-imbita ka ng mga tao, tapos tinakpan mo, tinawag mo na yung mga tao, lapo-lapo, malaki. Pagdating mo, naunahan ka ng pusa. Subhanallah, sayang. Sayang. Pero kung nauna kayo kumain, tapos binigay niyo yung tinik sa pusa, hindi mo sasabihin sa pusa, sayang, huwag mo kainin yan. Kanya na yun eh. Wala nang sayang doon. Isa pa, gusto ko lang ma-realize natin to ng gusto. Tayo mga magulang, para mapasaya mo yung anak mo na binibili mo ng laruan kahit ayaw ng asawa mo. Kung lalaki yung anak mo, binibilan mo siya ng panlalaki. Ayaw yun ng nanay. Pero kung babae, binibilan naman niya ng manika, ayaw naman ng tatay. Pero bibilhin mo yun para mapasaya yung anak mo. Pag binilan mo ng remote control car, alam mo na masisira yan 1 week, 1 month maximum. Wasak yan. Ang bata ngayon, ganon. Wasak. At nasira, okay lang. Alhamdulillah, okay lang. Kahit na nasira yan, masaya ka. Sumaya yung anak mo eh. Wala, oras nga lang tinatagal eh. Pero yung bata naglaro habang naglalaba yung nanay at pinaglaruan niya yung mga timba, yung timba inupuan, sinipa, at hinagis niya, nabasag yung timba na 70 pesos pagagalitan mo yung anak mo. Bakit ka kasi dito naglalaro? Pumasok ka dun sa loob, nabasag tuloy yan. Bakit? Kasi yung timba hindi dapat masira sa paglalaro. Yung timba, kung masira yon sa kakaigib mo, okay lang. Pero ginawang laruan ng bata, hindi. Sayang. Kaya ko sinasabi to, anong purpose ng tao sa mundo? Ang daming ideology. Kung anong-anong ginagawa natin. May nag-focus ngayon sa skateboard. Kanina napadaan kami dyan sa skateboard. Hindi lang yan basta nag-skateboard. May prinsipyo yung mga nag-skateboard. May tamang damit, hindi lang yan basta sakay ng sakay doon. Hindi, may mga paniniwala yung mga yan. Kaya inuubos nila yung maghapon nila sa skateboard. Kaya iba itsura nila sa atin. Iba sila magpantalon, iba yung buhok nila, iba yung... Bakit? Mga skateboard yan. Meron silang akida dyan. May akida talaga sila doon. Ano yung gusto ng Diyos? Kung ikaw, tao, nilikha ng Diyos at naniwala kang may Diyos... Kaya sinasabi ko, iba yung upasapan ng may Diyos eh. Sana mabuksan din natin yon. Kung ikaw ay tao at nandito ka sa mundo at naniniwala kang may Diyos, wala kang ibang gagawin kundi sumunod sa gusto niya. Bakit? Pag hindi ka sumunod sa gusto niya, sayang ka. Kaya meron taong namamatay, naubos yung buhay nila dun sa hindi nila dapat pagkaubusan ng buhay
Sa skateboard na ubos ang buhay, sayang. Bakit sayang? Bakit sayang? Kasi hindi sumamba sa Diyos eh. Nilagay ka dito ng Diyos para sumamba eh. Naubos ka kasugal. Si Katoti ang hari ng sakla. Kung tumaya, laging koto. Hari siya ng sakla eh. Kilalang kilala siya. Pero naubos yung buhay niya doon. Namatay siya doon. Sayang. Kasi nilikha ng Diyos yan para sumamba sa kanya. Hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa yung tungkulin niya. At lahat-lahat ng mga tao, pag napunta sila dito sa mundo, at ang kanilang ginagawa ay paglalaro at hindi nila ginagawa kung ano yung gusto ng Diyos, pwede natin sabihin bilang Muslim na nagpapaliwanag ng Islam, sayang ang buhay nitong taong to. At napunta lang doon. Ngayon, anong dapat gawin? Ito yon. Yung pagsamba, pinag-aaralan ng tao. Pinag-aaralan. At hindi iniisip. Kaya walang ideology sa Islam. Hindi iniisip. Kung pagkatapos mong makonvince na merong Diyos at meron siyang gusto sa'yo, ang sabi ng Diyos na ito ay wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, naniwala ka na yung Diyos na yon, ang sabi ay nilikha ka lang niya para sambahin ka, kaya nagpinagpauna ko sa inyo kanina. Kailangan mong pag-aralan yun. Hindi masakit mag-aral ng reliyon. Doon mo matutuklasan lahat-lahat ng gusto mong ideology yung gawin mo. Nakikibaka ka, go, meron doon. Malumanay kang tao, ayaw mo makasakit ng langgam, di ka nakakabasag ng plato, meron yan sa Islam. Kahit anong uri mo ng tao, pag pinag-aralan mo yung sinasabi natin pagsamba dahil naniwala ka na sa Diyos, sumuko ka na at hindi ka na nagpapakonvince, hindi ka na nagpapakonvince, tingnan mo lang yung batas ng Diyos. Walakad anzalna rusuluna bilbayinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyakuman nasa bilqisto. Nagpadala kami sa mga tao ng mga sugo. Kung wala bang Moises, Abraham, Solomon, David, dilalaban ng tao ng Diyos? Hindi. Kung mananaig lang utak ng tao, mas gugustuhin ang utak ng tao na walang maniwala sa Diyos. Totoo yan. Pero dumating yung propeta eh. Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibut tagut. Ang bawat nasyon, ang bawat henerasyon, nagpadala kami ng sugo upang ipasamba siya at lumayo kayo sa Diyos-Diyosan. May warning pa, may Diyos-Diyosan. Ibang topic na naman yon. Walakad arsalna rusuluna bil bayyinat. Nagpadala kami ng aming mga sugo, nakasama nila yung bayan. What is bayan? Yung mga patakaran, yung mga pamantayan. Wa anzalna ma'ahumul kitab. At itong mga sugo na ito, pinadala namin sa kanila kasama yung aklat. May aklat. Hindi ka na mag-iisip. Wala, hindi ka nilagay dito ng Diyos para mag-isip. Kasi lalabas ang Diyos, hindi makatarungan. Halimbawa, may ari ako ng agency sa Mabini. Tapos pumunta ako ng probinsya, dinala ko itong mga taong ito, 20 katao sa Riyadh, sa Saudi Arabia. Pagdating doon, unang araw, hindi pa sila magtatrabaho. May jet lag pa. Pangalawang araw, hindi pa rin sila nagtrabaho. Isang linggo na, hindi pa rin nagtatrabaho. Pag dalawang linggo hindi nagtatrabaho, may inip na. Lalo yung mga tao sa probinsya. Brother, ano bang gagawin namin dito? Ba't di pa kami nagtatrabaho? Lumipas na naman ang isang buwan. Ano bang gagawin namin? Ba't di kami nagtatrabaho? 6 months, dinala mo doon, hindi nagtatrabaho. Wala kang sinasabi ko anong gagawin. Ano lalabas? Abay, illegal recruiter ka. Napakasama mong tao. Ba't mo sila dinala doon? Wala pala silang trabaho. Napakawalang niya mo. Kung naniniwala ka na ang Diyos ginawa ka at nilikha ka at nilagay ka sa mundo at hindi sinabi ng Diyos kung ano yung gagawin mo sa mundo, ano lalabas ang Diyos? Diyos ko, hindi ka makatarungan ha. Nilagay mo kami dito, hindi namin alam gagawin namin dito. Kailan pa namin ng mga ideologies? Kailan pa namin si Pulan, tsaka si Pulan mag-isip ng ikanyakan lang patakaran sa buhay. Ba't ganon? Dapat ikaw yata, ba't yata sa iyo manggaling yun, Diyos ko eh. Ba't nanggaling kay ano, taga Marikina? Ba't nanggaling sa Amerika? Ba't nanggaling doon yung mga ideologies? Anong klase ito? Nandito kami, wala pala kaming gagawin? Nakanya, kano punta ko? Wal kitab at pinadala ng Diyos kasama yung mga sa mga sugo ang kitab. This is the reason kung bakit sa Islam walang separation ng church and government.
Nung sinunod natin yung propeta, na maniniwala tayo sa Diyos dahil sa turo ng propeta, kasama daw niya yung kitab. Pag may problema kayo sa buhay, yun ang batas. Hindi magkahiwalay. Kaya hindi mangyayari na ang gusto mong negosyo, beer house, bawal sa simbahan. Pero papayagan ka ng mayor. Pag nag-apply ka ng business permit, kumpletuhin mo yan, bla 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 lahat, kahit bawal sa simbahan, pwede, dahil magkahiwalay sila. Walang ganun sa Islam. Yung pinuno ng Islam, walakad arsal na rusulo na bilbayinat, pinadala namin yung mga sugo namin ng may gabay, may patakaran, wa anzal na maahum ang kitab. Kasama nila yung kanilang aklat, nagpadala kami ng aklat, kaya may Taurat, may Injil, may Sabur, mga batas yun ah. Hindi ba mga batas yun? Liyakuman, ito yung maraming gusto eh, liyakuman nasa bilkisto. Kaya namin yan pinadala na may kasamang aklat para itayo nila sa tao ang katarungan at kapantayan. Na yung tao sa mundo, pag pinagkaita ng katarungan at kapantayan, sumisigaw at naghahanap ng katarungan. Binigyan ba ng solusyon ng Diyos yung mga taong mahilig maghanap ng katarungan sa kanyang reliyon? O kailangan umuumalis sa kanyang reliyon, humanap ka ng ideologies? Hanap ka doon. Bakit? Wala yan sa reliyon eh. Puro kabaitan dito. Puro kabaitan. Kaya dito may paraiso, yung tigre, mayayakap mo. Pag gusto mo ng gera doon. Pero sabi ng Diyos, liyakuman na sa Bilqist. Kaya may mga parusahan, may had. May nakukulong, may napuputulan ng kamay, may napupugutan ng ulo, may lahat yan. Sino nagsutos? Ang Diyos. Para doon yun sa mga taong mahilig maghanap ng katarungan. Wallahi al-azim. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ito yung araw na ginawa kong kompleto sa inyo ang inyong pamamaraan ng inyong pamumuhay. Subhanallah. Kinumpleto ng Diyos eh. Kumpleto. Bakit ka kukuha ng ibang-ibang ideologies? Kinumpleto ba? Naniniwala ka ba sa Diyos? O, kinumpleto na siya sa'yo. Akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaykum ni'mati. Ginawa ko rin ganap yung biyaya ko sa inyo. Dahil kung wala nga naman religion, hindi kumpletong biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Waradito lakum, at pinili ko para sa inyo, ako mismo, my choice. Waradito lakum, kinalugdan ko ang Islam upang inyong maging reliyon. Subhanallah. Kaya lang, ang ganda, no? Kumpleto? Ganun kalinaw? Ang problema tao, hindi niya pinag-aralan. Yun lang talagang problema natin. Dahil wala sanang, lahat sana ng problema dito kaya natin lutusin. Mula sa pamilya, sa pinakamaliit, sa barangay, sa city hall, sa buong bansa, kung i-apply natin yung Islam. Kaya lang, sino bang nag-a-apply ng Islam ngayon mula sa mga leader ng bansa? Zero. Zero. Wala pong Muslim leader ngayon sa kanyang bansa na namumuno na ang ina-apply nila ay ang Islam. Naganap to kailan? Nung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal khulafa ar-rashidin at yung mga nagabayang mga kalipa. Kung gusto mo makakuha ng example ng Islam na yung mga judge nun ay nagre-resign, bakit? Nasa courtroom sila, wala namang kaso. Wala kaming trabaho, 2 years, walang pumasok dito para magpaayos ng problema. Walang nag-away, walang nagnakaw, wala kaming trabaho, bakit may judge? Dahil ganun kapayapa. Nung panahon nino, kung gusto niyo makakita ng perfect Islamic state, panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga khulafa ar-rashidin, andun lahat kumpleto. So subhanallah mga kapatid sa Islam, itong tinalakay ko, i-sum up ko para sa mga naniniwala sa Diyos. At hindi nagpapa-convince na kailangan kumbinsihin mo ako magsala dahil mahirap 'yan, lalo ngayon Ramadan kayo. Buong gabi, gising daw kayo at di kayo nakain 14 hours sa mga hindi nagpapakonvince. Bakit ko hina-highlights to? Sa mga sumusuko kay Allah. Suko. Kaya pala tayo mga Muslim, pag nagsasala, tinataas natin yung kamay. Makes sense. Allah. Para kang hinahold up. Pag hinold up ka at wala ka nang magawa,
Wala ka na magawa eh. Tatas mo na lang kamay mo. Sige, kunin mo na lahat ng gusto mo. Kaya pala yung mga Muslim, Allahu Akbar. Tinataas mo yung kamay ko. Para ito sa sumusuko. Sumusuko ka dahil naniwala ka na may Diyos at ito yung batas niya, ito yung Islam, gusto mo sumuko, gusto mo mamuhay doon at wala kang ibang tinatangkilik na ibang pananaw dahil kinumpleto ng Diyos yun sa'yo. Kaya lang nagkukulang ka lang alamin kung anong dapat mong gawin sumula sa paggising mo hanggang pagtulog mo. Kinumpleto ng Islam, ganong kadetalye. At ako naniniwala na walang gantong kadetalyeng ideology na nagkaroon sa mundo. Na paggising mo, tinuro na agad sa'yo, hanggang pagbangon mo, paghilamos mo, paglakad mo, pagalis mo, pagpunta mo sa opisina mo, sa pag-aasawa mo, pagpapalaki mo ng anak, paghalo mo sa politika, paghalo mo sa pamumuno, sa zakat mo, sa lahat-lahat ng may kinalaman sa buhay mo, walang iniwan ng Islam. Walang iniwan sa Islam. Dahil sino nagsabi? Kanina, sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, kinumpleto niya at walang iniwan. So, bakit ka kukuha ng iba? Diba? So, ito po ay inuulit ko at dito ko gusto magtapos. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung kanina kong binanggit na verse sa Quran, La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rushdu minal ghay. Pagdating daw sa religion, walang pilitan. Sapagkat na ipaliwanag ang tama sa mali. So, ang ginagawa ng Muslim, nagpe-present, ito yung Islam. At may mga taong sumusuko sa awa ni Allah. At ang resulta ng sobrang pagsuko, again, ang resulta ng sobrang pagsuko mo kay Allah, sa Diyos, ano yung sobrang pagsuko? May pera ka, nagbigay ka ng zakat, sumuko ka, nagsala ka, nagfasting ka, naging mabuti ka sa magulang, nagdikir ka, lahat yan, ginawa mo, lahat ng utos na Diyos, ay ang pagiging isang mananampalataya. Yung pagsuko, sinuko mo yung sarili mo, ang resulta nito ay gagawin kang mananampalataya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ang hinihiling natin sa Kanya, at naway ang mga maiksing salita na yun nagbigay ng direksyon sa pinag-uusapan natin at maging daan lalo para tumibay tayo sa pananampalatayang nilalakaran natin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام على من اتبع الهدى.